Hi, good morning mga meme. This is Rico Mori and welcome back to my channel. Kayo ba'y lagi na lamang sait na sait ang inyong mga pera at lagi na lang kayo may mga pang-pinansyal na mga problema? Pwes, yan ay gagawa natin ng paraan sa pamamagitan ng paghatak at paggawa ng isang ritual para tayo naman ay daluyang pa na mas maraming pera para ang ating pera ay hindi agad-agad masasaid at maiiga. Sus Mariosep, yan meme ay napakanegatibo kapag tayo lagi na lamang wala at sait na sait lagi ang ating laman ng bulsa. Yan, kailangan natin gumawa ng isang ritual o pampaswerte na talagang hahatak para tayo ay tigilan naman ang ating mga pera, ha? At tayo ay hindi na mawawalan. Yung talagang punong-puno lagi, yung siksik-liglig at umaapor talaga lagi ang laman ng ating mga wallet, mga bulsa, mga bag. Yan ang gagawin natin ngayon sa pamamagitan ng pinakamabisading sangkap ng pampaswerte, ang dahon ng as-is. So yun mga meme, kung gusto nyo malaman kung ano ang ritual na ito ay panoorin nyo po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang sa channel ko, ay huwag nang mahiya. Mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para ma-update po kayo kapag may mga bago akong uploads. Kasi dito, suswertihin kayo. So ayun na nga mga meme, ngayon ay bagong sweldo na naman kayo, no? Kasi ngayon ay payday week. Kasi sumweldo na ata sila. Ikaw ba, madam, sumweldo ka na? Wala pa. Baka sa Lunes. At ngayon nga pag-uusapan natin yan. Ang tungkol sa ating mga sweldo o mga pera na napakabilis maubos at maiga. Sus Mariosep, lagi na ubos na ubos at lagi pa rin tayo may mga pampinansyal pa rin problema. Yan ay gagawin natin ang solusyon. Tayo ay gumawa naman ng pang-akit at pang-retain ng pera sa ating mga bulsa. Sus Mariosep, ano yung pang-retain? Spell retain direct. Ma, at dito naman nga ulit ngayon si Direk Bridget Jones Diary, also known as Madam Tiktik, para tayo ay tulungan sa mga paggawa ng mga ritual na ito. Kasi ngayon nga po ay tuturuan ko ay isang napakabisang pampaswerte dito sa loob ng ating bahay at parang panlagay natin sa ating mga bulsa at mga pitaka. So yun na nga mga meme, ano ba ito? Ito po ang ritual ng as-is. Nung nakaraang video ko po ay natalakay na natin ang as-is na pampaswerte sa ating mga negosyo o mga tindahan, sa ating mga businesses. Di po ba, mga meme? Eto, o. Sa mga messages pa rin sa akin, ay napakarami pa rin talaga nagtatanong po ng tungkol sa as-is. Eto po yung as-is, mga meme, ha? Ganyan po. Ito po kasi ay local talaga dito sa atin, sa Pilipinas. At kasi marami talaga nagtatanong nito sa kung saan-saan. Sa Europe, Diyos ko, direct. Sa... Oo. Sa Japan, sa Canada, sa Mariosep, sa Sri Lanka. Pwede italim yung buto nyo doon? Oo. Sa Belgium. Tapos meron pa sa Germany at saka yung sa Scotland. Eh, wala palang as-exus. Opo mga meme, wala talaga dyan kasi ito pala ay dito lang sa atin sa mga Southeast Asian. Pero meron ata ito sa ano, sa Bangkok o sa Thailand tsaka sa China. Oo, as is. Pero ito talaga ay local talaga dito sa atin dahil ito po talaga ay napakaswerte, napampaswerte. Ito po ay isa sa pinaka... Alam niyo po ba ng mga meme na ito ay napakaswerte ng dahon ng as is. Kita nyo, sa tingin nyo po parang ang tingin nyo lang dito ay damo. Pero alam niyo po ba ito rin pala ay gamot. Opo, doon sa mga may kate-kate. Kasi makate siya pagka tutustos sa inyo. Pero ito pala din ay gamot sa kate. Ang kate na nga niya, yung kate, didiktikin niyo daw po yung bunga nito at ikukuskus niyo doon sa mga kate-kate niyo. Ah, yung pinakabunga, yung adula. Kasi ito po ay may bunga, lakas lang bunga to mga meme. Yun po, ito po yung gamot pala sa mga galis-galis. Parang mga... yung mga eksema, ganun, mga galis. Yes. Okay. Hi, Direk. Good morning. Good morning. Sa inyo lahat dyan, no? Oh, yan. Naku, saka naman ang galis. Yung pala, June 30, namiesta ako. Oh, piyesta kasi piyesta dito sa San Antonio de Padua. Oh. Dito po sa Los Baños. At piyesta ngayon. At ang daming tao. Kahit na COVID na COVID. Diyos mag-iwasit ko. GCQ. Ito sus mga so traffic na traffic dito kasi na. So yun na nga. Kung yung may mga gamit kayong nawawala o mga... Kay San Antonio de Padua yun. Oo, kay San kayo, Antonio. Doon kayo magdasal kay San Antonio de Padua. Kasi siya yung patron ng mga nawawalang gamit at nawawalang tao. At nawawalang asawa para bumalik sa pati asawa. Oo nga. Totoo niya mga meme. Kaya
Fiesta Mariosa. Happy Fiesta po sa lahat ng mga... O, Happy Fiesta sa mga taga San Antonio de Padua, ha? O, yun na nga, back to the topic. Ito nga po, ang dahon ng as is po ay pwede din natin pong gamitin na pangpaswerte sa ating mga bahay. Tayo ay gagawa ngayon ng isang ritual na napakainam talaga na panghatak ng swerte at ng mga positivity. So, kukuha lang po tayo ng isang dahon ng as is. Ito po, kakailangan natin ng isang dahon ng as is. Sa mga hindi pa talaga nakakaalam, yan po ang as is. So, pinokus ko na talaga sa camera. Ayan ang palikod niya, ayan ang harap niya. So, ganyan po ang as is. Ito po ay napakagaspang at ito po ay pinang-iis-isa des nung mga bata pa tayo. Ewan ko lang nga doon sa iba kasi ako'y relate na relate dito kasi nung araw po talaga kami ng mga teacher ay pinagdadala kami ito, pinaiis-is talaga ang desk at paputian. Sus Mari Josef talaga, pag Biyernes yan ay sasabihin ng teacher, magdala ka nga kay book ng as-es. Eh di kami na may panguhan ng atakyatan naman kami doon sa bundok at talagang susyo. At may mga ahas pa doon, sus Mari Josef. Buti ka hindi lapotan ng mga ahas nung araw. O, di ba ikaw din? Anong naalala mo doon sa as-es? Ako eh, talagang ipinunat ko sa mukha ko pag na poker face. Bakit naman? Bakit naman ipinunat sa mukha? Eh, akala ko yung basta-basta dahon lang yun. Parang yung pagkakatay. Pero di ba sabi ko daw nung araw isa bundok, ipang iiwang din daw ito. Halaw! Namang gayon! Ano ba yung pag-iwang? Yung sa... yung ginagawang tissue, mga meme yun ang ginagawa. Ay! Gusto mo yung ginagawa mo? Pag-iwang ko? Ang katindan ano? Diba? Eh, bakit si Joseph po ako? Inus ko sa sobrang. Eh, parang yun! O, so, yun na nga, mga meme. Kakailanganin po natin ng baso. So, ayan. At i-move ko na naman ng ating creation ng ating art def. Yung yes, ating mahiwagang patungan. So, yun. Kakailanganin po natin to glass. O, isang clay na jar or kahit bote na kahit ano. For this particular ritual ay gagamit tayo nitong wine glass. So, siya talaga sa dahil po. Wine glass. Ang pinagamit sa akin. Imbis na bote ng Lady's Choice Sandwich Spread. Eh, talagang ano pa, no? Kakailanganin din po natin ng kaunting bigas. O, bigas. Ano ba? Malagkit, meme? Hindi. Ordinary. Yung ano, yung dinurado. Kakailanganin din po natin ng isang cinnamon bark or cinnamon stick. Ito po yung bark, yung balat. Ang bango-bango na. Ganito po ang bark, ha, mga meme. Ito po yung bark. Ito naman po yung stick, yung naka-roll. Yeah, pero kahit ano po pwede nyo gamitin, pwedeng bark or pwede po yung stick. Ang gagamitin nga natin ngayon ay bark, ha, mga meme. Malayo, amoy ko talaga. Ang bango-bango. Ang bango niya talaga. Sobrang bango ng cinnamon. Kasi ito yung napaka, effective na pang hatak ng swerte. May, kaya ano, pala ang swerte direct, diba, ha? So, ito po, kakailangan din po natin ng 20 peso bin. 20 pesos, 20 peso bin. O yan, pwede rin po yung 1,000, yung pinakamalaking denomination ng pera, ha? Pero, kung wala kayong 1,000, eh, pwede naman po ang benta yung pinakamaliit na lang po. Tapos, kakailangan nga natin yung bark. At ito po ay gagawin natin ng araw ng Martes o Biyernes, alas 6 hanggang alas 8:30 ng umaga po, ha? At ay haharap dito sa sikat ng araw. Ayan po ang silangan natin, ang sikatan ng araw. At talaga dito tayo gagawa ng ating ritual. Mainam po kasi pag gumagawa kayo ng ritual, ay nakaharap kayo kapag sumisikat ang araw. So ito po yung aming silangan. Kaya dito po ako nakaset up ng aking studio. At pagka ako po ay nag-ritual, talagang dito na po, diretso na. At yan, yun. Kakailangan din po natin ng isang dahon ng laurel, ha? Kasi pampaswerte talaga ito. So, yan. Ang power ng dahon ng laurel at dahon ng as-is ay talagang magsasama. Talagang tignan ko lang kung talagang hindi pa talaga sila matingar-ngar. O, diba? Ang kaswertihan ay talagang dadali ito kapag ito pinagsama-sama natin. Dahil ito'y napakabisa po talagang panghatak ng swerte. Ito pong dahon ng as-is ay subok na sa mga business. Ito po ay kung kayo po may mga negosyo, ilagay nyo po ito sa inyong mga tindahan. Magsabit po kayo nito sa pintuan ng inyong tindahan, sa mga sari-sari store, mga shop, mga boutique, or mga kahit ano pong mga tindahan nyo. Kung kayo po ay may mga kondahan, tindahan. Hindi, kailangan yung may nagbebenta kayo. Meron kayong produkto. Kasi ang sinasabi, kapag ka daw ang mga tao ay nakita ang inyong mga panindahan, sila ay parang aas-isin ng kanilang mga puwet at hindi sila mapapakilan eh. At talagang ito ay talagang hindi natitigilan hanggat hindi sila nakakabili. Yan ang power ng as-is po. Pwede nyo po ito ilagay sa ilalim ng inyong mga pandal. Bawa kayo natitinda ng mga gulay or prutas or isda, karne. Maglagay kayo sa pinaka-ilalim. Labang ito yung ilalim ng mga tinda nyo. Ilalagay nyo lang po sa ilalim ng inyong mga paninda. Pag naman sa mga butik po or yung mga sari-sari store, pwede nyo maglagay na to sa
mga cash register sa loob po. Maglagay kayo ng 7 pirasong ganito, pero ito po'y kailangan yung palitan from now and then or from time to time, ha? Kasi ito po'y hindi pwedeng natutuyo. Kasi pagka ito'y tuyo na, wala na po yung visa. At halimbawa po, ito ay yung tuyong-tuyo na nga, ay wala na po itong visa, ha? Kaya kailangan po ay lagi niyong papalitan din ng ASS. Hindi katulad po ng dahon ng laurel, kahit po ay napakatagal na, ay talagang napakabisa pa rin. Pero ang dahon po ng ASS ay iba po. So, paano po ba ang pagganap? So, eto na po. Kukuha po tayo ng isang bark ng ating cinnamon. At kukuha nga po tayo ng ating dahon ng laurel. Ito po, syempre, hihilingan po muna natin. Ano ba yung mga pa-personal natin kahilingan? Tayo ang pagkalooban ng mga minimithi natin sa buhay. Ano po ba yun? Yung mga pera, syempre, kailangan natin pera kasi lagi naman yung problema natin eh. Pera talaga, mga meme. Yung sisik, liglig at umaapaw na kasaganaan ay ibigay sa atin. At alam ba, ano pa yung tayo ay i-adjust sa lahat ng masamang tao, lahat ng uri ng karamdaman at lahat ng uri ng kapahamakan. Yan, maging masayang ating pamumuhay at ang ating pamilya. Ibigay sa atin yan ang lahat ng mga blessing noon. Ganun po, ha? Sa pamagitan ng dahon ng laurel, ito po talaga ibibigay sa atin. Yan, ha? Mga meme. At ito po nga ay ating dadasalan nga o hihilingan nang hindi ginagamitan po ng sana. So, ayun. So, paano ang paggawa? So, ayun. Ganito po ang pagganap, ha, mga meme. O, ganito po ang pagganap, ha, mga meme. Kukunin natin ng ating cinnamon bark. Tapos yung ating dahon ng laurel. Siyempre, ito po ay ating dadasalan na at ating nahilingan na, ha? Ibabalot natin siyang ganyan, pagdidikitin natin siya. Kukunin po natin ng ating dahon ng ases, yan, at ibabalot natin siya. Ibibilot lang po natin ang dahon ng ases dun sa ating dahon ng laurel at cinnamon bark. At pagkatapos po ay kukunin natin ng ating 20 peso bill at ito ay ibabalot natin dito sa ating ritual. Yan, babalutin natin sila ng paikot po na nasa labas po ang tao, ha, mga meme. Yan. At ito po ay babalutin natin ng ribbon na pula. Tatalian natin siya ng ribbon na pula para mas ma-activate pa ang power nito. Yan. Ganyan po. So, pagkatapos, yan, natali na po natin siya. Ganyan na po magiging ng ating as is at dahon ng laurel at yung ating cinnamon. Ilalagay po natin siya sa isang jar. Ganito po, okay lang po kahit isa pong, kahit anong bote po, kahit anong bote ang gamitin nyo, bote ng chiswis, ladies choice, bote ng kape, o bote ng baso, basta clear po na kristal. At pagkatapos po, ito ilalagyan natin ng bigas. Kahit konting bigas lang po, kasi alam nyo po ba ang bigas ay nakakapag-attract talaga ng mga positive energy at ng lahat ng blessings. At dadami talagang ating mga swerte. Yan, mga meme, ha. Ito ay talaga magbibigay sa atin ng kaswertihan. So, anong gagawin natin? So, ito po, yan. Tayo po ay kukuha ng kandila at ito po ay palalaaban natin. Itong kulay green po, syempre sa pera po ay green. Palalaaban po natin ito, ha, mga meme, ganyan. Halimbawa ay ganyan na. Ilalagay lang natin, magkatabi lang siyang ganyan. Yan, lalaiban lang natin siya dyan. At hayaan lang po natin siya dyan, ha. Pwede kayong gumamit ng maliliit lang na kandila para pagkatapos nitong sindihan ay matutunaw na siya, tapos na po yun. Pero kapag gantong malaki naman po, ay mga 30 minutes lang po nyo pwede siya. Mga 15 to 30 minutes ay okay na po yun. Pagkatapos po, ito po ay ilalagay natin sa ating mga center table or sa altar. Yun po. Tapos after 7 days po, ay pwede nyo na po siyang kuhanin. After 7 days po, pwede na siyang kuhanin. Ito po, pagkatapos ng 7 araw, ay kukunin na po natin. Siyempre, tapos na po yan. Pwede na natin po itong ilagay sa isang malinis na pulang pouch. Ito po, katulad nito. Yan, ilalagay na po natin ito at kasama po ang bigas. Yan. Isalin nyo dyan para talagang bumubuhos talaga ang kaswertehan at talagang dadaloy talaga sa atin ang lahat ng biyaya ng buhay. So yan, at yan ay tatali natin ganyan. At ito po, pwede na po natin itong ilagay sa ating mga bag, mga bulsa, o mga wallet, o mga pouch. At pwede natin itong dalhin-dalhin kahit saan tayo pumunta para tayo naman ay mas maka-attract pa ng mas marami pang swerte. So yon, ganun lang po kasimple, mga meme. Ito naman hindi na natin kailangan pang palitan kasi ang bigas naman po ay hindi naman nabubulok. Ang 20 pesos naman ay hindi din nasisira. Ang dahon ng laurel at dahon po ng ases ay matutuyo lamang. Pati yung cinnamon bark, ito may mag-a-attract kasi yung aroma po nito pag nagsama-sama ay talagang nako, napaka-effective nito. Talagang ito ay dadaloy sa atin ng kaswertihan, ha, mga meme. Ganito po. So yun po
sana po ay may nakuha kayong bagong kaalaman o bagong tips na naman sa pagpapaswerte ha mga meme. Gawin niyo po ito dahil talagang napaka-epektibo po nito mga meme. Gawin niyo po ito dahil ito po talaga ay napaka-epektibo dahil ito po ay lagi kong ginagawa. Talagang ito ay proven na proven ko na talagang ito ay nakakapagpadala ng mga swerte. At kayo hindi talaga mauubusan ng pera. Ayan po mga meme. Ganyan lang po. Oh, so yun with that mga meme, stay safe, stay happy and always be fresh. Bye mga meme! Bye-bye!